Okay mga idol, si Mekaniko po ulit at ang gagawin natin ngayon, magkakabit tayo ng speaker dito sa likuran ng ating NV350. Ipapakita ko sa inyo kung paano winawiring kasi itong NV natin ay walang abang na wire. Hindi siya katulad ng Hi-Ace na may nakaabang ng wire at itatap mo na lang doon. Pero sa NV, kailangan mong magpagapang ng wire para makabitan ng speaker dito sa likod. Kaya tara, samahan niyo ako. Okay mga idol, pero una sa lahat, i-unbox nga natin to. Tignan natin kung ano yung mga kasama. So yan, eto, ganyan yan o. Oh. Yan, meron siyang wire na maiksi. Tapos meron siyang mga tornilyong ganito. Yan, ganyan. So ito, 1.5 natin nakuha. Ewan ko kung meron kayo makukuha na mas mura. Pero sa amin, eh, pwede na yan. At ito mga idol, yan o, sa likod niya, kung makapapansin ninyo, yan o, meron siyang, yan o, makikita nyo eh. Meron siya parang pwede nyong kunitin na guide dito. Yan o. Parang naka-dotted trace mark dito. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. So, pwede nyong baklasin ito mamaya. Yan o. Para ito yung maging guide ninyo. Yan, pabilog siyang ganyan o. Yan, mamaya tatanggalin natin yan. Tapos, ito. Yan yung mismong speaker natin. So, ito. Pioneer daw. Ewan ko kung original to o kung ano man. Pero yan, ganyan siya. Okay. Yan, yan yung speaker niya. Oh. So, yan yung ikakabit natin. Okay mga idol, sa pag-install naman netong ating speaker, maganda kung meron kayong pambaklas netong sidings yan. Katulad neto, yan. Yung pambaklas ng siding. Ang una natin gagawin ay baklasin to. Pero syempre, pwede mo nang sukatan. Kumbaga, formahan mo lang kung saan bagay siya. Kasi syempre may mga upuan yan dito sa likod eh, no? So tansyahin mo kung saan siya babagay, no? Yan, maaaring ganyan. Pwede mo nang markahan dito ng lapis kung dyan mo gusto. O, tansyahin mo mamaya pagkabaklas, no? So, una natin papakita. Baklasin natin to siding. So, ito naman kasi ay iniaangat lang, no? Katulad na ito. Yan, ganyan. Ganyan lang siya. Tapos, iaangat mo na ng ganyan. Ganyan lang pagbaklas niyan. So, yan. Baklasin muna natin tong buong sidings na to. Okay, ngayon, idol. Yan. Nabaklas na natin lahat ng ganito niya. Ay, pwede na nating buksan yan. Yan, o, katulad niyan. Yan, o. Yan yung loob niya. At etong pinaka sidings ko, parang gawa siya sa plastic eh, no? So, eto, bubutasan natin mamaya. So, yan yung loob niya, no? Medyo iiwasan na lang natin kasi syempre, yung speaker natin, yan o, may magnet yan dyan. Dapat eh, sumakto. Yan, kumbaga sumakto siya ng ganyan. Huwag nyong pipiliin yung may tatamaan siyang ganyan kasi baka umangat yan. Yan o, angat. So, hanapan nyo ng pwesto na maka ganyan siya. Yung hindi tatama yung magnet sa likod. Yan, ganyan. Parang ganyan ang kalalabasan yan. Sa box natin ng speaker, no? Yan yung speaker natin, yung box. Meron niyang parang dotted line dito na pwede nating katin. Na pwede nating gawing panukat sa pagbubutas, no? Sakto yan. Kumbaga, ito yan. Kumbaga, yan, no? Kung makikita ninyo. Yan, yung dotted line na yan. Yan yung bubutasin natin. Tapos ito, sakto yan dito. So, ganun yung gagawin natin. So, ito, katirin nyo lang. Yan. O, yan o. Mga idol. Ngayon, kung papansinin nyo, yan o. Ganyan ang magiging pasok nyan. Yan, silipin. Tinignan ninyo. Ganyan o. So, ganyan yung magiging butas niya. Okay? So, sakto yan. Yan o. Okay, pagdating naman dito, kung bubutasan natin, eh, tansyahan na lang ang mangyayari talaga dyan. No? At saka ito sa NV, ang problema dyan, yan o. Medyo malambot. Tapos, gawa sa plastic to eh. Yan o, gawa siya sa plastic. Yung iba kasi gawa sa lawanit. Pero ito, gawa sa plastic na medyo malambot. No? Yung iba, sabi, sinasapian nila dito ng kung ano. Pero sa akin, siguro, tatry ko munang walang sapi na pampatigas. Itatry ko muna. Okay, so ngayon mga idol, ito, bubutasan naman natin. So, gamit nga yung bilog na kinuha natin doon sa may box, no? Yan yung magiging guide natin. Then, lalagyan lang natin dito ng marka. So, okay. Sa pagbutas nito mga idol, dahan-dahan lang. Kasi baka mabutas ninyo yung pinakaganto. Although, matatago rin naman yun, pero mas maganda kung maititiklo pa kasi natin pakabila, no? So, dahan-dahan lang.
ito, katulad nito. Yan oh. Nabutas ko na ng onti. So pagkatapos niya, pwede niyo nang guntingin dahil talagang sobrang lambot lang nito. Napakanipis lang, no? Kaya yan, guntingin lang ng ganito. Kayang-kaya siyang guntingin. Yan oh, ganyan lang oh. So dahan-dahan lang. So ang una kasi kinater ko diyan yung mga ito nakaumbok eh. Tapos yung iba pagunting na. Yan oh, kayang-kaya. Pagka naputol siya, ganito lang. Yan oh. So napakanipis, kayang-kaya talaga guntingin, no? No? 'Yun, hindi ko alam kung okay ito, tumunog kapag yung speaker kumapit na dito dahil nga talagang napakalambot lang nito. Kakatirin natin 'to kasi pag ganun, no, para maitiklop naman natin pabalik ng ganun, tapos ira-rugby. No, katulad nito, kakating ko na magmula dito, no. Ganyan. Mga ganyan. So yan, kaganyan yan mamaya. Ira-rugby ko na lang dito. So ito, kumbaga magpapasikip na rin to, no? Okay. So ngayon mga idol, yan oh, ito tornilyo na natin. So nakapaganyan yan. Yan ang kabit ng Pioneer, no? So ito, ayan natin siya magbutas sa sarili niya. So yan, kaganyan yan. Then scroll lang natin. Okay. So syempre sa kabila niyan, ito kalalabasan niyan. So lalagyan natin ito. Kasama naman 'to sa binili. Gagawin natin siya yung pinaka maglalak. Yan. So naikabit na natin. Then lagyan natin yung screen. So meron tayong speaker. Yan. Ganyan ang kinalabasan niya. Then, ito yung likod. Uy, pwede na natin ikabit. Sa NB350, wala siyang nakaabang na mga wire para sa ating speaker dito sa likuran, no? Hindi siya katulad ng Hi-Ace na meron na nakaabang. Itatap nyo lang doon, tas okay na. Pero dito sa NB350, kailangan nyo magpagapang ng wire. Nasa sa inyo kung gusto ninyo magpagapang dito sa sahig. Pero ako ang napili ko ay magpagapang dito sa taas, sa ceiling. Kasi itong ceiling na to ay may mga wire din na gumapang papunta dito sa mga taillight natin katulad nito. Yan, yung mga wire na yan ay dito dumaan sa ceiling. No, doon ko na lang din siya sinabay. Mas madali, no? Ang ginawa ko, dalawang wire na pinagapang ko dyan. Tapos yung isa bumaba dito, pababa dito. At yung isa ay tumawid naman dito, papunta dito sa kabila. No, ganun yung ginawa ko. So, nasa sa inyo na kung anong diskarte nyo. Pero para sa akin, mas madali kasi pagka dito ako nagpagapang. Okay. Kung papansin ninyo, yan oh. Tinanggal ko yung rubber dito, ito, para maisulot ko yung mga wire, no? Madali lang naman. Yan o, isusulot-sulot nyo lang yung mga wire dyan sa gilid-gilid kasi, yan o, nakauwang naman yan eh. So, hanapan nyo lang na masasampayan para hindi na mabigatan yung ceiling. So, ganyan yung ginawa natin. So, yan, papadaanin natin yan doon sa mga gilid na yan. Tapos, tatawid yung isa papunta doon. Kasi katulad nung mga wire niya, may mga wire din yan eh, na nakabaybay dyan para sa mga ilaw, sa mga brake light, dyan din siya dumaan. So ako, pwede naman dito sa may flooring kung tutusin. Pero ako, mas napili ko dito, mas madali. Actually, idol, ito, nababaklas naman to eh. Nasa sa inyo, kung gusto nyo baklasin, or pwede namang hindi na. Isulot-sulot nyo na lang. Kasi, karaniwan, pagka to, nabaklas, lumuluwag eh. Kaya, kung gusto nyo ma-preserve na hindi siya mag-alingit-ngit o umingay, pwede nyo naman isundot-sundot na lang. Ito, babaklasin ko to. Para mailusot ko yung wire dito sa loob para hindi siya nakalaylay ng ganito. Actually pwede naman na 'yo kasi kapag inipit na rubber yan diyan, pwede naman na. Pero mas maganda kung nakasampay yung wire doon. So minsan lang naman natin gagawin 'yan. So pwede na natin tiyagain ng ganyan. Yan. Ganyan lang naman 'yan. Tutong kabi mo lang. Yan.
siya. Then, iangat lang ng unti. Okay mga idol, ito naman. Sa pag-wear na ito, yan, din-drawing ko na lang katulad yan. No? So, ito yan, yung socket na yan. No? So, ang papansin ninyo, ito, front left, sa baba niya, front right. Then, rear left, then sa baba niya, ay rear right. No? So, ito yung mga kulay ng wire. No? So, ito, front, rear left, ito yung kulay nun. Tapos, ito yung rear right. No? So, ngayon, kung papansin ninyo, yan yun, no? Ito yun, no? Ito yung blue pink na sinasabi, no? Ito. So yung blue pink na 'yan, ito nga 'yan, yung kaliwa. At yung sa baba niya na aqua blue, tapos yung brown ay yun naman yung sa kanan. Okay. So ngayon, ito yung kalalabasan niyan. Pag ito binalatan niyo, so nakaganto lang 'yan eh, no? May ganto 'yan. So pag binalatan niyo 'yan, tinanggal niyo muna, ay makikita ninyo na magkakasama naman yung speaker, ayan, no? Meron siya mga naka-tape na ganito, katulad nito. Pag tinanggal ninyo yan, ay makikita ninyo itong mga wiring niya. Yung mga speaker ay magkakasama. Yan o, naka-tape o. Naka-tape siya ng ganyan. So, madali nyo lang makikita kaagad. So, ito yung sinasabi ko. Itong dalawang to ay para sa harap. Ito, so wag na yan. At ito na lang. So, ibasin nyo na lang dito sa drawing na to. Yan, yung kulay na yan. Ibasin nyo na lang yan. At itatap natin dyan yung ating wire na gumapang, no, papunta sa likod. So okay mga idol, yan no, in-splice lang natin, no. So lumalabas na ito, etong blue tsaka pink na ito. Yan yon, yung magkasama. Yan no. Naka-tape naman yan na magkasama talaga eh. So yung blue tsaka pink, ito yung ating kaliwa, no. Ito yung kaliwa. Tapos etong aqua blue then brown, ito yung kanan. So dito ang positive nito ay yung blue. Yung blue. So, ang positive dito ay yung blue. Tapos, dito naman, ang positive ay yung aqua blue. No? So, ganyan. Ganyan yung magiging wiring natin dyan. Okay, mga idol. Ito, ikakabit na natin tong wire na pinagapang natin dito sa speaker. No? Ngayon, mga idol, ang suggest ko sa inyo, huwag nyo basta-basta ikakabit lang na kung positive sa positive, negative sa negative. Kung minsan doon nagkakaroon ng problema, kaya nagiging tunog-lata yung ating speaker. Kasi ito, aftermarket to. No? Yung isa, yung nasa harap natin, ay yung stock na speaker. Kailangan natin tignan kung parehas sila ng pace, no? Yung pacing nito. Dapat testingin natin, kapag kinabit natin to, kunyari, kinabit natin to, nilagay natin yung positive sa positive, kunyari ganyan, positive sa positive. Patugtugin natin, tignan natin kung buo yung base, no? Kung ano yung mas maganda tumunog, kung positive sa positive o yung negative ikakabit natin sa positive, tapos yung negative ng speaker kakabit naman natin sa positive nung stereo. Parang ganun, no? So ibig sabihin kailangan niyo mag-testing kung ano yung tamang polarity niya. No, kung minsan kasi ang pagkakagawa nitong speaker natin ay hindi parehas sa pace nung ating stock na speaker. Kaya nagtutunog lata o nagkakaroon ng bass cancellation, no? Yun yung nagpapapangit ng tunog, no? Kaya ang gagawin natin diyan mga idol, testingin natin kung ano yung mas magandang tunog. Kung yung positive sa positive o yung positive sa negative, no? Babaliktarin natin ng ganyan. Then tignan natin kung ano yung mas buo ang tunog, okay? Okay mga idol, ganun lang kadali mag-install ng speaker dito sa likuran ng NB350. Kung ano yung ginawa nyo dito, gayahin nyo lang doon sa kabilang side at okay na kayo. Ngayon mga idol, nasa sa inyo kung saan nyo gusto pagapangin yung wire. Pwede dito sa sahig or pwedeng gayahin yung ginawa ko nandun sa taas. Walang problema yan, nasa diskarte nyo na yan. No, ngayon mga idol, hindi ko na muna te-testingin. Hindi ko na ipapakita sa inyo dahil baka maka-copyright pa tayo. At hindi nyo rin naman ma-appreciate kung tutusin. Dahil syempre, hindi nyo naman ma-appreciate kung ano yung quality ng tunog dahil sa recording ko. No? Mga idol, ito, katulad nito, dahil nga yung sidings natin kinabit ko, no? Medyo malambot talaga. Pero ito, yung kinabit yung mismo speaker, wala namang problema. Hindi naman siya kumakalampag o nagra-rattle. Okay lang kahit walang nakasapi sa likod na pampatigas. Okay lang siya. Ang stereo ng NB350, hindi po talaga ganong kaganda ang tunog kumpara sa Hi-Ace. Mas maganda po talaga ang tunog ng stereo ng Hi-Ace. Pero ito, okay na okay lang. Kumbaga, yung tunog nito, saktong-sakto lang para sa akin. Hindi siya ganong kaganda at hindi rin naman ganong kapangit. No? Para sa akin, sakto lang. Pero yung mga mahilig talaga sa sounds, medyo mabibitin kayo dyan. Pwede kayo magpalit ng head unit kung gusto ninyo. So yun mga idol, yun lang muna.
At yung mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. At yung mga video pa po natin nauna, pwede nyo panoorin. Yun lang po muna. Maraming salamat sa suporta. At hintayin pa po natin yung mga susunod pa nating mga video. Salamat po.